hello mga ka-kitchen! Ngayong araw, ang iluluto natin ay bulalo. So, meron po tayo dito na baka. 350 po ang bili ko dyan sa baka na yan. So, syempre po, lalagyan po natin yan ng mais. Isang piraso po yan, pinag-anim ko na siya. Syempre, meron po tayong sibuyas. Tatlong piraso po yan na medium size po. Ganyan lang po ang hiwa. So, pampalasa, meron po tayong konting vetsin, pamintang durog, at bali po tatlong pack po yan na nabibili sa tindahan na pamintang buo. So, tatlong piraso po yan. Meron din po tayong isang pirasong beef cubes, isang way-way lang po ng onion leeks, tatlong kutsarang patis, at kalahating kilo lang po yung pechay bagyo, hinugasan na po natin. At syempre po, 2 liters ng tubig. Titingnan po natin kung hanggang 2 liters lang ang kakayanin niya. Sasabihin ko po sa inyo kung magkano, ilang po ang nagamit natin mamaya. So, tara na po, salang na po natin ang ating baka sa pressure cooker. So, mga kitchen, nilagay na natin ang ating baka sa pressure cooker. Lagyan natin siya ng yung 2 liters ng ating tubig. At dito, lalagyan natin siya ng mga isang kutsarang asin. So, dito po, intayin natin kumulo siya. Huhulihin po natin yung impurities na papaibabaw, yung lumps po or impurities ang tawag doon. So, kailangan po hulihin po natin yon para, kasi po dumi yun para maalis po natin. So, intayin na lang po natin mga ka-kitchen. So, yun na mga ka-kitchen, yung impurities po maibabaw na. So, ito na po yung huhulihin natin. Hulihin lang natin siya lahat. So, ayan mga ka-kitchen, almost wala na talagang impurity. So, pwede na po natin siyang takpan para mag-pressurize na siya. I-pressurize natin siya mga ka-kitchen, mga 20 to 25 minutes. Okay, cover na po natin siya. A few moments later. So, ito na mga kitchen, after 25 minutes na pressurized tayo. So, tingnan muna natin kung malambot na siya. Medyo matigas pa, so another 10 to 15 minutes pa siguro kasi baka nga ito. Pero dagdagan natin siya ng tubig kasi parang pasimot na. So lagyan natin siya ng mga 2 liters of tubig ulit. So sindihan ulit natin ang ating angkalan. Nag-pressurize ulit tayo ng 10 to 15 minutes. Okay mga kitchen, inti-inti na lang ulit tayo. So yun mga kitchen, after 15 minutes ulit ng pagka-pressurize natin sa ating baka, check natin kung
Lambot na siya. So, ito sa amin, pwede na to. So, buksan ulit natin yung ating kalan. Ngayon, lagay na natin ang ating mais. Okay lang natin medyo maluto yung ating mais. Sama na rin natin ang ating beef cubes. Yung ating pamintang durog, pamintang buo at betsin. Matagal lang yung pagpapalambot natin mga kitchen kasi nga baka siya. So bali 25 minutes na una at saka yung 15, so 30-40 minutes ang pagka-pressurize natin sa ating baka. Siguro kung normal na palalambutin lang natin ito, baka mga isang oras at kalahati tumagal itong ating pagpapalambot sa baka. Kasi nga may pressure cooker tayo, so medyo less lang yung oras ng ating pagkapalambot sa baka. So, hintayin na rin nating lumambot yung o maluto yung ating mais. Pwede na rin nating ilagay yung ating sibuyas. So, ngayon pwede na rin nating ilagay yung ating 3 kutsarang patis. Haluin lang natin. Tapos, this point, pwede na natin i-adjust yung lasa nito mga kitchen, yung alat niya. I-adjust nyo na. So, ako, maya-maya, titikman ko na to. Pwede nyo pa rin siyang dagdagan ng konting paminta kung medyo may anghang pa yung gusto nyo. Bali, ang tubig natin, umapot ng 4 liters ang ginamit nating tubig. So, ayan lang yung bahali na tira niya dahil nga, syempre, nag-evaporate na yung ibang tubig. So, tikman nyo na yan mga kakitchen ha. Tapos, pakikita na lang namin sa inyo pag nilagay na namin yung pecha at saka yung mga kitchen, pwede na natin ilagay yung ating pecha bag. Sandali lang itong lutuin. Masingawan lang to luto na. Okay na sa akin yung pagkatimpla ng asin nito at saka yung patis. Okay na siya mga kakitchen. Medyo ilubog lang natin ang konti. So ngayon, okay na yung ating peche bag. Lagay na natin ang ating onion leeks. Almost done na tayo mga ka-kitchen. Pakita na lang namin sa inyo yung ating finished product. So ayun na po mga ka-kitchen. Ito na po ang ating finished product. Ang ating pong bulalo. Masarap po yan kapag meron ding patis, calamansi at sili. Yan po ang sausawa na masarap dyan. So sana po nagustuhan nyo po ang ating video for today. Don't forget po to like, share and subscribe sa ating channel. And don't forget to hit the bell button below para ma-notify kayo pag may bago po tayong video. So thank you for watching. Bye!